Ito ang halamang kamatis. Alam naman natin na may iba't ibang bahagi ng halamang ito. Una, mayroon itong ugat. Ang ugat ang sumisipsip ng tubig at minerals mula sa lupa. At mula dito, dumadaloy ang minerals sa tangkay at mga dahon ng halaman. Nagbibigay ito ng tatag sa halaman sa pagtayo sa lupa. Isa pang bahagi ay ang tangkay. Ang tangkay ang nagsisilbing daluyan ng tubig at iba pang sustansyang nagmumula sa ugat, papunta sa iba't ibang bahagi ng halaman. Nagpapatibay ito sa pagtayo ng halaman. Ang iba pang bahagi ay ang dahon. Ang dahon ang sumasagap ng sikat ng araw, gumagawa ng pagkain ng halaman. Bunga. Ang bunga naman ang hinog na ovaryo ng halaman. Ito ang nagsisilbing pagkain ng mga tao at hayop. Bulaklak. Ang bulaklak ang makulay na bahagi ng halaman. Ito ay may iba't ibang kulay at hugis. Pinagmumulan ng bunga at buto na nagiging mga panibagong mga halaman. Ngayon ay alam na natin ang iba't ibang bahagi ng halaman. Alam nyo ba mga bata na karamihan sa mga halaman ay pareho ng mga bahagi ng halamang kamatis? Katulad ng talong, okra, at saging. Tandaan natin mga bata, mayroon ding mga halaman na may mga bahagi na wala sa ibang halaman. Katulad ng petchay, ang iba't ibang bahagi ng halamang petchay ay bulaklak, dahon, at ugat. Ang halaman na pareho ng mga bahagi ng petchay ay aloe vera, snake plant, at lettuce. Lagi natin tandaan mga bata na lahat ng halaman ay may ugat, sanga, at dahon. Ito ang karaniwang bahagi ng halaman.